усилия, усиливает натиск. Пытается огрызаться и упереться в центре ринга. Но не... Noong Marso 17, taong 2008, ay ang pangalawang beses na mapasabak sa ibang bansa ang alias Big Heart ng Cebu na si Lacleto Pipito Dimisilio o kilala sa professional boxing name na Kenny Dimisilio, isang orthodox fighter. Dito ay kakaharapin niya ang undefeated Russian fighter na si Vechalov Mirsaev, isa namang kalewete. Sa labang ito mga bay, ang Pinoy na si Kenny Dimisilio ay may kartadang 13 wins with 7 knockouts na may 4 na talo at 2 draw. Habang ang Russian fighter naman na si Vechalov Mirsaev ay may malinis na kartadang 10 wins with 1 knockout. Ayon sa coach ni Dimisilio na si Gerald Tipora, ang kalabang Russia na si Mirsaev ay nahasa sa amateur boxing style at magkalaw ito sa ibabaw ng ring. Kaya ang kanilang plano sa laro ay habulin si Mirsaev hanggang sa makorner ito at paulanan ng suntok. Ang ating kababayan, mga bay, ay isang pressure fighter. Mahilig magkapagpalitan ng suntok kaya naging kapanapanabik ang karamihan ng kanyang mga laban. Kaya dito pa lang sa round 1, mga bay, ay di na nagpaligoy-ligoy pa si Kenny Dimisilio at sinugod niya agad ang undefeated Russian fighter. Walang pagbabago sa plano ng Pinoy dito sa pangalawang round, mga bay. Sa parte naman ng Russian, ay sinusubukan itong makalikom ng puntos. Habang siya ay inaatake, ay sinasalubong niya ng kombinasyon ang ating kababayan. Napansin ko lang din, mga bay, na hindi mahilig magbato ng jabs ang Pinoy at puro lang ito power punches. Sa opinion ko lang, ay parte ito ng kanilang plano na lumusob lang sa pag-atake. Bagamat ito'y isang napakadelikadong hakbang para sa isang pro boxer, ay may hati din itong pabor kung ang kalaban mo nga naman ay parang amateur pa ang galawan na mahilig magtatakbo sa ring. Kung hahabulin man lang ni Dimisilio ng jabs ang isang malikot na si Mirsaev, ay mapapagod lang siya pagdating ng late rounds. At kung mangyari man, ay tiyak matatalo ang ating kababayan via unanimous decision. Lalo na't nasa balwarte ito ng kalaban at lahat ng mga tagahukom ay kakampi ni Mirsaev. Wala pa man tayong nakikitang pulidong suntok na tumatama kay Mirsaev, mga bay, ay masasabi nating umeepekto na ang mga lambayog ni Kenny Dimisilio. Ganon pa man, ay andyan pa rin ang focus ni Mirsaev sa tuwing makorner ito ng Pinoy. Sa round na to ay unti-unti nang bumibigay ang depensa ng Russian. Dito ay umayakap na si Mirsaev para pigilan si Dimisilio sa pagsuntok. Pansin din na kinakapos na ng hangin ng Russian at humihinga na rin ito sa bibig. Sa eksenang ating nakikita, mga bay, ay halatang naging kampante ang kalaban sa pag-aakalang madali lang kalabanin si Dimisilio at pampatawa lang ito sa kanyang undefeated na record. Napapansin niyo rin ba, mga bay, hanggang sa round na ito ay walang counter punch sa Mirsaev. Hinihintay muna nitong makapagbitaw ang ating kababayan bago ito gagawa ng jabs sabay alis. И опять жестко подходит и бьет филиппинец. Подходит. Много позволяет он попадать по себе. Реально много. Вот здесь навстречу филиппинец и глазу не моргнул. Подходит поближе и мощно. Да, размашисто, да, от бедра. Kapanapanabik ang round na ito, mga bay, dahil maliban sa unang beses makita ng mga Russian na nabugbog ang kanilang pambato, ay masasaksihan din natin ang kakaibang desisyon ng referee sa pagbagsak ni Mirsaev. Sa susunod na eksena, mga bay, halatang hindi naman talaga nadulas si Mirsaev, kundi nayanig ito sa lakas ng buwelo ng suntok ni Dimisilio. Kung kayo ang tatanungin, mga bay, ano ang inyong opinion sa nangyari? Paki-comment naman sa baba at babasahin natin yan. Matapos ang resume signal ng referee ay binanatan agad ni Dimisilio si Mirsaev dahil alam nitong nahihilo pa ito. Sa bodega ang naging punteriya ng Pinoy. At kung ang dati ay naghahanap ng kayakapan ang Russian, ngayon, mga bay, ay umaatras na ito papalayo dahil ramdam nito ang hapdi at kirot ng kanyang bodega.
Но эти Демисили относительно прочный, у него из 4 поражений. Китang-kita sa mata ng Pinoy mga bay ang determinasyon at baliwala sa kanya ang suntok ng kalaban at nakafocus lang ito sa pagsugod para papagsakin ang Russian. At sa isang overhead punch mga bay, opa! Nayanig ang ulo ni Mirsaev. Выстрел непонятно. Там очень-очень мощный удар пропустил Вячеслав. Перестал двигаться Мирзаев на ногах, стал застаиваться. Ну и грех не воспользоваться такой ситуацией для Демисилия. Логично все. Тоннаж пропущенных ударов. Пропущенных ударов Вячеславом Мирзаевым начал сказываться уже в 4-м раунде. Давай, Слава, соберись, Слава! Пагод на рин си Кенни Демисилио, мага бай, pero mas pagod si Мирзаев. Kaya hindi na rin ito kinayang tiisin pa ang sakit ng kanyang bodega at dahil din sa pagkapagod ay lumuhod na lang ito matapos matamaan ng suntok. Ну, а вот это похоже на нокдаун все-таки. Да, здесь были удары и Иракли Малазония совершенно справедливо отсчитывает Вячеславу Мирзаеву нокдаун. Заканчивается раунд. Демисилия в режиме финишера начал вязать Мирзаев, ну хотя бы так, если ты не можешь уйти на ногах. Раунд позади. At dito nga sa round 5 mga bay, ay tinuldukan na ni Kenny Demisilio ang undefeated record ni Mirsaev sa isang overhead punch ulit. Пятый раунд. At kombinasyon sa bodega ay hindi na nakayanan ng kalaban at bumagsak ito. Но не получается. И, по-моему, это пахнет. Binilangan pa ito ng referee, pero hindi na ito nakatayo dahil sa pamimilipit sa sakit. Вячеслав Мирзаев. Да, это нокаут. Мы видим. Sa labang ito, mga bay, ay panalo ang ating kababayan by knockout sa round 5. Кенни Демисилио одерживает яркую победу на выезде. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo pumipitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at mabasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. Ну что ж, поздравляем Кенни Демисилио с яркой досрочной победой на выезде.